we're back dito pa rin sa Pinoy MD. Naku mga Dok, ang daming tanong para sa inyo. Hindi ko kayo papahinahin ngayong araw na ito dahil particularly, ang umpisa natin, syempre tungkol pa rin sa iyong profession. Meaning expertise ni Doc Q. Mula kay Von Semanero, ano ang pwedeng gawin kapag sinabing mayroon kang incompetent cervix? Okay. Ipaliwanag muna natin konti kung ano yung incompetent cervix. Ito yung condition na kung buntis ang isang babae, ay unti-unti bumubukay yung kwelyo ng matris niya na hindi niya nararamdaman. Kahit hindi humihilab yung tiyan, hindi pa siya nagle-labor, nag-open na yung cervix niya. Kaya usually or almost always, nakukunan siya. Ang incompetent cervix ay kailangan ito talaga na maayos kasi may mga procedures kasi na pwedeng gawin dyan. Tinatahi namin yung kwelyo ng matris na yan around the cervix para i-close siya para umabot man lang ng age of viability yung pregnancy. Usually kasi maaga pa nag-umpisa yan, mga after mga 12 weeks yan, kuminsan nag-o-open na yung kwelyo ng matris, sa ultrasound nakikita yon. Pag sa ganun at lalo na yung mga babae na ulit napapaulit-ulit yung kanilang miscarriages na nakukunan sila ng ilang beses na wala na bubuong baby, ito yung tamang paraan para maayos natin yung kanyang incompetent cervix. Pero paano ba nakukuha yan? Is it genetic? It could be genetic. It could be an inborn problem sa collagen formation ng kwelyo ng matris. Kaya hindi maganda yung pag-constrict o pagsara ng kwelyo ng matris. I see. Alright. Ito naman mula kay Len Ramos Arevalo. May chance bang mabuntis kapag 35 or 36 years old na, hindi ba ito delikado, Doc? Hindi naman. Kasi kung ang age mo, Len, ay 36 or 35 years old ka, as long as you are still menstruating, pag nare-regla yung isang babae, chances are nag-ovulate pa siya. Pag nag-ovulate yung isang babae, pwede siyang mabuntis. Mm-hmm. Potentially, nandiyon yung chance or yung possibility na mabuntis pa siya. Kahit 45 pa siya, basta nag-memens pa rin siya, pwede pa rin mabuntis. Kailangan lang na healthy siya dahil the old there the woman gets pag na buntis siya, marami na rin mga kaakibat yan ng mga komplikasyon tulad ng diabetes, alta presyon. Ang tanong naman mula kay Drake Pons, mabisang gamot ba ang lemon para sa ubot sipon? Well, yung lemon, mayaman yan sa vitamin C. Pero Drake, ano rin yan, actually mayaman din siya sa histamines. No? So, in fact, isang pwedeng maging ano yan, kasi masyado siyang acidic, no? Pwedeng patuyuin ng husto yung lalamunan, which will further irritate yung ating throat, no, then it will exacerbate lalo pang mas uubuhin, no. So okay lang siya because of its rich vitamin C, lalo na kung bagsak ang iyong immune system, makakatulong siya. Pero hindi rin dapat sobra, no. So ngayon yung ubo, sintomas kasi yan ng pwedeng may infection, no, either viral infection or bacterial infection, lalo na kung matagal, then dapat magpakonsulta sa doktor. Oh, huwag tayong umasa doon lang, 'di ba? Mula naman kay Jamaica Diva SG, ano ang pagkain na dapat iwasan kapag may arthritis? Jamaica, yung mga pagkain na tinatawag nating pro-inflammatory foods, no, tulad ng red meat, no, lalo na kung yan ay susunugin mo pa o igigrill mo pa, no. So talagang magti-trigger yan ng immune response, no, na magli-lead ng tinatawag nating inflammation, no. Marami naman mga pagkain na anti-inflammatory, lalo na yung of course gulay, no, rich in fiber, tapos maraming phytochemicals. Pinaka-common na alam natin yung omega-3 fatty acids which you get from fish, no. So yan, modulator yan ng ating immune system. And kung nagsasuffer ka sa arthritis, pwedeng makatulong yan. O kaya kung gusto mo yung mga phytochemicals tulad ng turmeric, no, so meron din yung anti-inflammatory property or effect, no. Pero yung mga processed food, a lot of sugars, and especially yung mga dairy, no. So yan, magti-trigger yan ng more inflammation sa ating katawan. Wala bang gamot sa emphysema mula kay Dante Samson? So emphysema is ano yan, sakit sa bagay yan na naging problema ay tuluyan ng nasisira yung air sacs, yung part ng baga kung saan nai-involve sa pagkuha ng oxygen pag ikaw ay nag-i-inhale at nagre-release ng carbon dioxide kapag ikaw ay nag-i-exhale. Ano? So pag nasira yan, magkakaroon ng problema. Hindi na ngayon maganda yung oxygen
ang delivery, ang pag ikaw nag-i-inhale, at pag eliminate ng carbon dioxide pa nag-i-exhale. Anong cost ng number one na pagkasira, Doc Dave? Most common ano niyan is long-term exposure sa mga pollutants. Meron ba? Katulad na? Gaya ng near exposure, di ba? Smoke from chemicals, toxic fumes, long-term exposure. Yes. Cigarettes yun, di ba? Sigarilyo. Unfortunately, itong sakit na to ay isang chronic disease, part na tinatawag na COPD. So that means, wala talagang, once meron ka niyan, talagang hindi na yan usually gumagaling completely. Progressive. Although ngayon, meron ngayon mga bagong ano, like lung transplant and some surgical procedures. Mahal yun. Pero hindi pa widely available, saka medyo mahal talaga siya. So dapat preventive. Yes. Pero kahit na hindi naman siya tuloyin na nakukure, meron talaga mga gamot na pwedeng i-take. Tsaka may mga exercise, Doc Dave, diba? Yes, mga pulmonary rehab. Paano ba yung mga exercise na yan? Yung mga parang breathing exercises, ganyan? Minsan yung mga like, swimming. Sinestrengthen yung Strengthen yung respiratory muscle. I see. Mula naman kay Maggie Ark, ano ang sinasabing bukol sa atay at paano nagkakaroon daw niyan, Doc Dave? Well, marami kasing causes. Pag sinabing bukol sa atay, it's probably a tumor. Ano? Pero ang tumor could be either cancerous or non-cancerous. Mm-hmm. So usually yung mga bukol sa atay na walang sintomas yan, na dedetect yan incidentally kapag napapagawa ng mga imaging like ultrasound, CT scan for another reason. Ang causes niyan is hindi pa clearly understood, pero mayroong relationship sa genetics, sa hormones, or sa paggawa ng blood vessels ng atay. Ano? Pero kung yan ay suspicious, talagang binabiopsi siya, at kung yan ilalabas na cancer, naku, huwag sana. Dahil ito ang isa sa pinakadelikadong cancer. So far, napakahirap gamutin. Ayan, thank you sa ating mga doktor ng bayan. Galing talaga ng mga teachers ko. Diba? Galing ng estudyante ko. Alam niyo. Anong batch ko? Tanong mo ko anong batch ko. Anong batch? Huwag na. Pero ang galing niyo dahil marami kami natutunan. Thank you very much, Doc. Sure. Doc Oy at Doc Dave. At mga kapuso, syempre, marami pa tayong mga pag-uusapang mga kwentuhang pangkalusugan na dapat niyo pong malaman. So stay tuned.